Yan mga boss, bali. Ngayon nandito kami sa ano, sa lugar namin dito sa Lala Rizal. Gumustahin lang namin yung barkada ko dito, yung isang kaibigan na naapektuhan din ng ano, baha, binaha yung bahay nila eh. Tapos ano, ayun, para makamusta natin, tignan natin kung anong kalagayan nila ngayon para mabisita natin. Kumustahin natin. Tara. So ayan mga boss, ayan, ayan si Eddie Channel, bibisitahin na kanyang isang kaibigan dito sa Alahala. Baha. Sabing dagat kasi kaya inabot na din po ng baha. Ayan po ang pupuntaan namin. Ayan yung si boss, oh. Pre, nakikita ko lang, nakikita ko lang. Ayan na si boss. Kakamustahin lang natin kung okay lang ang kalagayan nila. Ayaw marikina. Ngayon medyo masama aming pakiramdam dahil ng tinakbo kagabi dahil sa pamimigay ng relief sa ating sa kababayan natin sa Marikina. Malalim ba doon? Hindi, dito mga kuya mo. Dito mababaw dito. Dito? Yan. Boss, mamamanti daw tayo. Yan, bali ngayon mga boss, nandito na tayo sa isang kaibigan. Yung sinabi ko nga kanina na papasyalan natin. Para makumusta natin, para kahit pa paano, di ba? Kung kaya natin bigay yung kailangan, hindi bigay natin. Yan, pwede naman natin sila interviewin. Mansyon. Boss, kamusta kayo dyan? Okay lang, eto. Yan, bali, eto ang kaibigan ko. Matagal ko na kaibigan to, si Boss Sandy. Yan, dinalaw natin, di ba? Yun ang sabi ko sa inyo kanina, para mabisita na natin, matarong natin kung anong kalagayan nila dito ngayon. Tagal na rin kasi hindi nakapunta dito, kaya, ayun, napasyalan natin. Kaya ano, yan, ano boss, tawag dito. E, paano yung mga ano mo dun? Yung kabuhayan mo, di ba, sa pag-iisda? Hindi pa ako makapagkabit siya ngayon kasi isa pa nga, wala pa akong kuhunan na pambili ng kawayan. Oh. Ako'y naninimot lang sa baybay ng fishpan. Oh. Para lang ako'y makabuo na isa. Katulad ngayon, malakas pa ang hangin. Mahirap pa. Kaya ngayon, maasa lang ako sa mga kapatid ko sumasama para makataos, makapambili ng pangkain namin sa araw-araw. Eh, paano yung bus, di ba, syempre, bumagyo. Oh. Nasira yung skylab nyo, di ba, kung tawagin, yung panghuli ng isda. Eh di, syempre, panibagong ano naman yan. Panibagong gawa na naman yun. Panibagong gawa na naman yun. Oh, katulad yan, panibagong ano. Kung hindi madadala ang kawayan namin, okay. Eh kung pag nadala, wala na naman. Saan kami maghahagilap ng aming puhunan sa kawayan? Oh. Kaya nga inaahon namin ang lambat. Kasi pag hindi namin inaahon ang panganap buhay namin sa dagat, pag ang lambat ang nawala, lalong malaking puhunan. Hindi namin kaya. Kaya inaahon namin ang lambat, kahit papaano, yung kawayan, magagawa namin ng paraan, magkano lang ay siya ng kawayan, sandaan na ang okay lang tiras. Mawala ang kawayan, okay yung lambat ang mahirap. Oo, oh, yung lambat ang mahirap. Kaya, yun nga, mga boss, bali narinig naman natin ang sinabi ng kaibigan ko. Yun nga kasi, umasa sila sa, ano, sa pangingisda nga, ngayon. Eh, syempre, bumagyo, kita naman natin yung pamiminsala ng bagyong Ulysses, syempre. Ayun, kaya nasira yung, ano nila, sa ano na pag-skylab sa panghuli ng isda. Yun, sira daw, sira lahat. Kaya ngayon, panibagong tayo na naman sila. Eh, okay lang ano yung kawayan kasi yung kawayan, makakabili tayo na ng muro eh. Pero yung lambat, mahirap. Eh, nangyari sa lambat nila, nung bumagyo, nagkabutas-butas, eh, hindi natin alam kung mabubuo pa ba yun. Kaya, kung meron po dyan ano, magagandang loob na gusto mag-sponsor ulit, eh, kontahin nyo lang po ulit ako para kahit papaano, kahit maliit na bagay, makatulong tayo sa kapwa natin. Ayun, yun lang. Yan mga boss, bali, yun nga, yung kaibigan ko, yun, bumaba na.
papasilip ko sa inyo yung Skylab kung anong ano dapat natin yung pwedeng gawin doon para kahit paano, kahit konting bagay, makatulong tayo. Tapos, ito yung asawa ng kaibigan ko. Tsaka anak. Ito ang anak na kaibigan ko. Si Ate Yan-An nga pala. Yan, bali ngayon mga boss. Ngayon, sasamahan tayo ni Kuya Sandy, yung kaibigan ko. Pupunta tayo sa Skylab niya. Kasi yun lang talagang pinagkakabuhayan nila dito. Doon lang lahat sila naasa. Pangingisda kaso nga. Ang laki ng pingsala ng bagyo na ginawa sa kanila. Bagyo Ulysses. Papakita ko sa inyo kung ano yung nangyari doon para makita nyo rin. Yan mga boss, bali ngayon na magsisimula na tayo na pumunta doon sa papakita ko nga sa inyo kung ano nangyari doon sa fish pan ng kaibigan ko para makita rin natin, malalaman natin. Diyan ka muna, again, lalabas pa kami kung wala ko sinila. Yan mga boss, bali ngayon, pumunta tayo dun sa isla ng kaibigan ko, ni Kuya Sandy nga. E, tignan natin kung anong nangyari ba dun para makita natin. Para yung mga dyan, mga gusto kong tumulong kahit kung ano lang buwal sa loob nyo, tatanggapin po namin yun. Ngayon pala, nagpapasalamat na ako sa inyo. Kasi, yun lang po ang pinabubuhay nila at pangingisda lang. Malaki po naging pinsala ng bagyong Ulysses, lalo po dito sa Rizal. So, bali, nakapunta na po ako ng Marikina City kahapon. Yung mga nagbigay po na sponsor, maraming salamat po sa inyo. Mga nagpapunta sponsor doon. Nakapamigay po tayo ng bigas doon, bilata, mga isda kahapon po, mga laki ni Bayless. Yun, sana ito, yung kaibigan ko, matulungan din natin. Sandy po yan, sa kaibigan ko dito sa Rizal po, sa tabing dagat po. Yan, isa po yan sa nasira niya. Isa po sa pinagkakakitaan niya. Yan, tagal po lahat ng kawayan. Makikita niyo po. Wala po natira. Gawa ang pinsalang bagyo na Ulysses. Thank you.
po, yan po yung ano ng kaibigan ko, yung Skylab po, yan. Kung makikita nyo naman po, talagang wasak po lahat. Ayan, pati lambat, natangayo ng alon. Wala na po lambat. Ayan, pati kawayan. Yun nga po, kung meron man lang po dyan na gusto mag-sponsor, kahit ano po, tatanggapin po namin ang maluwag sa aming kalooban po para makatulong tayo sa kapwa natin. Isa tulad nga po sa Marikina, maraming salamat po sa mga nag-sponsor doon. Nadala na natin. Dito naman po tayo sa lugar namin dito sa Lala Rizal. Kasi marami rin nasalanta ng bagyong Ulysses dito. Ayun po, makikita niyo po. Puro bale ang kawayan. Yan lang po kasi ang pinagkakabuhayan dito. Ang layo na. Ito. Ito naman mga kawayan, nagkanda putol-putol. Yan lang po ang pinagkakabuhayan dito sa amin, sa lugar namin, sa pangingisda ho. Ang laki po talaga naging pinsala ng bagyong Ulysses, kaya ang dami pong naging dito, nasira. Marami po naging sira dito. Mga kawayan, puro bali. Kaya kung gusto nyo pong makatulong, comment lang po kayo dyan. Ah, lalapitan natin si boss kung anong ginagawa niya. Boss, ano yung ginagawa niya dyan? Inaayos ko lang itong aking kawayan at baka mawala pa. Kasi ayun nga po, yung ibang mapapadaan ditong ibang mangingisda din, sinasamantala na. Sinasamantala porket wala yung may-ari. Kaya kinukuha yung ibang kawayan na nire-remedyo nila sa kanilang fish pond o Skylab. Ganyan po. Kaya saludo kami sa ating mangingisda. Sa lahat po ng mangingisda, mabuhay po kayo. So ayan, ibabaon po yan ni boss. At para di po mawala, hindi din. Ayan po yung kinalasan niya ng tali kanina. So ayan. Lambot na lang. Lambot pala no, boss. Aray. Lambot lang yung baon, no? Boss, malambot ang ulalin niya, putik. Kahit dalawang tao, kahit ilang tao ulalin. Di lumulubog yung paa sa ilalim. Paa ng tao, pagka... Boss, hindi. Delikado pala yun. Parang higupin ka, pagka ano eh. Yung parang maglalaki yung paa mo, hindi naman po. Kanyari, patungtong pa. Kung dumating ako kaya riktig mo, gagawin, pupunta sana kami dito eh. Nag-aayos din ang sistema, hindi pwede mo kasi. Naman, medyo malaksa po ang alon dito. Malaksa ang alon eh. Boss, wala yan ba? Parang magkukutol eh. Hindi kaya. Ito iba yan, gawa ni boss yan eh. Dali lang pumutin.
Mga haba ano. Pero pag binawin mo, i-kukunti na naka dito. Tatas ko lang pa rin. Ganyan po kahirap ang buhay ng isang manging isda. Boss, ganyan ba talaga presyo nito pag ganito? Boss, pag ganyan pa di. Okay, take mo trato yan, boss. Kasi hira lang yan ang bakyo. Teka lang, masapit. Yan, sirang-sira po. Hindi na mapakinabangan. Bali na po yan lahat. Hindi na po ma... Hindi na mareremedyo. Kailangan na talaga bumili ng bagong kawayan. Medyo mahaba-haba. Bago talaga para matibay. Wala, parang bulok na rin yun yan. Thank you.
ano ngayon, pauwi na po ako ng bahay. Galing na ako din sa kaibigan ko na ano, dinalaw ko. Yung nakita niyo naman yung kalagayan, di ba? Kaya ano, ayun, kawawa naman. Yun lang pinagkakabuhayan nandun eh. Yun, parang yung isga. Eh, ang laki nang naging pinsala ng bagyo. Lalo yung bagyo Ulysses na yan. Sobra talaga. Shoutout ulit sa mga ano, nagbigay ng sponsor na naitulong natin sa Marikina City tapos sa tayo dun. Maraming salamat po.